So, isang napakagandang araw no sa mga brother natin diyan ng mga nanonood, sa mga naka-Honda Click. So, magandang araw po sa inyo sa mga nagbabalak pong magpalit ng ang mas malaking gulong, sa mga gusto mag-upgrade. Ayan, i-share ko lang po sa inyo yung aking experience regarding dito sa big tires. Stock po yan ng Aerox. Ang sukat po niyan is 140 by 70. Tapos 14, yung kanyang pinaka-bilog. So, ganyan po yung itsura niya. Yan, mga brother, oh. Kanya, parang donut. So, yan, ang daming katanong dun sa una kong vlog. Kung kamusta daw ba yung aking gas consumption. So, yan, didiscuss ko po sa inyo yan. Kung para may idea din kayo sa mga nagbabalak na magpalit ng mas malaking gulong. Share ko na lang din pala, ang pinakasagad po natin na pwedeng ikabit sa stock na gulong ng Honda Click is 140 by 70 by 14. So, yan na po yung pinakamalaki. Gusto ko lang din i-share sa inyo mga bro, sa mga nung nagpakabit pala ako nitong malaking gulong, dalawang vulcanizing po yung umayaw sa akin dito, na hindi naniwala na magkakasya daw yung 140 by 70. So, sa side daw siya dito sa airbox, sa side daw dito sa coolant. So, may nagsabi kasi sa akin na pasok daw to kasi naka-Honda Click din siya yung kaibigan ko. Sabi sa akin nung nagbo-vulcanize dito mga ka-brother, kung may nakita daw ako na naka-Honda Click na ganito, na kabit daw na 140 by 70, gagawin daw nila. So, sabi ko yung kaibigan ko nakita ko naka 140 by 70. So, yun. Ang ginawa na lang namin pala, dinaklas namin tong pinakagulong, tapos pinakabit namin sa vulcanizing. Tapos kami na lang yung nag-adjust. In-adjust namin tong airbox, tapos in-adjust, tinanggal namin yung pinakakulan cover. So, number one na naramdaman ko dito mga brother, ang magbabago talaga dyan. Siyempre, unang-una yung speed ng ating motor. So, yung gulong kasi, siyempre, mas mabigat. Kumbaga, nagkaroon tayo ng extra load. Kumbaga, yung motor natin is para tayong may angkas na din, syempre, mas malaki yung gulong na kinabit natin. So, ganun yung nangyari, no? Parang bumigat yung under ng motor natin. So, pangalawang nangyari dyan, kabrother, na naramdaman ko, syempre, yung gasolina. Mas tumakaw sa gasolina yung Honda Click. Siguro, mga brother, yung pinakamababang ano ko nito is 37. Yan, 37 kilometer per liter. So, napakababa nun, no, para sa Honda Click. Kasi nag-a-average ako nito nung stock pa yung gulong ko. Nag-a-average ako din ng 45. So, ganun kababa yung ano niya. Ganun kalakas sa gasolina yung nangyari. So, yun yung mga possible na downside na mangyari pag nagpalit kayo ng mas malaking gulong. So, para lang aware kayo kung gusto nyo magpalit ng mas malaking gulong, syempre, mas lalakas po yan sa gasolina. Kahit anong tono niya ng panggilid eh. Kasi nagpalit ako ng mas magaang na bola, ganun pa din yung ano niya, yung pina-gas consumption niya. So, hindi na talaga siya titipid. Hindi na siya babalik dun sa dati. Unless, ibabalik niyo yung gulong niya dun sa ulit sa stock na sukat. So, yun lang mga brother. Siyempre, tas yung pinakahuli pala, mas tatakaw tayo dun sa maintenance. Ayan, sa maintenance ng motor natin. Siyempre, pag mas malaking gulong yung kinabit natin, kaya lang may dumadaan, padaanin mo natin si sir. Shoutout kay sir sa mga ayan, sa dumaan. Ayun, oh, nakadaan na si sir. Shoutout. Ito pala, ang pinakahuli, syempre sa maintenance natin. So bakit siya lalakas sa maintenance? Mas mabigat yung load ng motor, may tendency na mas stress yung ano natin, yung belt. Siyempre, mas mabigat yung kanyang load. Possible na mas stress yan. Kumbaga yung wear and tear niya, mas mapapaano yan, mas mapapabilis yung buhay ng ating belt. So, mga nagtatanong din pala mga sa mga naka-Honda Click. Ayan, papakita ko na lang din sa inyo kasi may nagtanong dun sa first vlog ko regarding dun sa ito nga nung nagkapit ako ng mas malaking gulong. Sabi niya kung sumasaya daw ba doon sa coolant, sa lagayan ng coolant. Sabi niya possible na sumaya diyan sa possible na mas possible daw na mabutas yung ating lagayan ng coolant
dahil gawa ng mga bato na tumatalsik. Yan, pakita na lang natin. Yan. Possible daw yan na mabutas kasi yung mga bato na tumatalsik. Yan, tatama daw dito. Yung mga bato na ano ng gulong. Yan. Tama naman si sir, possible talaga yon. Kasi nung tinanggal namin yung coolant cover, halos dumikit na po yan. Didikit na talaga yan. Halos didikit na yung coolant ko dito sa gulong. Ang ginawa ko, nilagyan ko na lang ng cable tie. Pero kung kayo, kung nagpaplano kayo na mag-upgrade ng mas malaking gulong, ang bibigyan ko lang kayo ng idea, pwede kayo mag-bracket dito. Ayan. Pwede kayo mag-bracket dyan, tapos iba-bracket nyo to. Tapos lalagay nyo siya ng cover. Ayan, pwede kayo mag-ano dyan, maglagay. Tapos, ang downside nya din, kung mapapansin nyo yung motor, ayan, siguro kahit di ko nasabihin, siyempre yung dumi, pasok lahat dun sa loob. Kasi wala na siyang cover dito. Kaya yon, yung mga dumi na nanggagaling dito sa gulong, yung mga putik, rekta doon, papasok doon sa loob niya. Tapos yun pala, kung sa mga panggilid daw, tatanong kasi ano daw panggilid, ano daw bola na gamit, ganyan, ano daw ba yung sakto na bola. Wala talaga yan mga brother. Hindi talaga siya ano, mahirap talagang tunuhan kapag nagpalit ka ng malaking gulong. So ano na yan, nasubuan ko na. Kahit anong, nagumamit ako ng 13, gumamit ako ng 12, ng 11, wala talagang ano. Hindi talaga siya babalik dun sa dati niyang gas consumption. Hindi siya babalik dun sa 40 plus, ganyan. Hanggang ano lang siya, pinaka matipid ito, 39. So hanggang ganun lang, 39 lang. Pero syempre, tignan niyo naman yung forma. Yan, ang ganda talaga ng ano niya, ng itsura niya. Ayan, big tires. Kumbaga maporma, pero talagang syempre mas maporma, mas magastos sa gasolina. So ayan, sa mga nagbabalak, sana nabigyan ko kayo ng idea. Ayan, sa pagpapalit. Ayan, yun ang pala yung Honda Click ko. Ayan. Tapos pala, dagdag ko na lang din yung kagandahan dito pag nagpalit kayo ng mas magandang gulong. Ay, mas malaki, sorry. Pagka nagpalit kayo ng mas malaking gulong, ano niya yung stability. Yan, sa mga gilid kasi, nung stuck yung gulong ko, madalis ako na, ano yun, na yung madulas sa mga gilid, parang sa mga gutter. Pag sisingit ako sa gilid, madulas talaga yung ano, yung stuck na gulong. Yun. Nung nagpalit ako ng mas malaki, mas ano siya, mas stable yung under ng motor ko. Kumbaga mas, safe para sa akin kasi syempre pag gigilid ako hindi ko nararamdaman yung dulas. Kaso nga lang sa gasolina lang talaga medyo bumigat talaga yung andar. Medyo ano talaga, parang ang bigat talaga, para kung may angkas, yun yung pakiramdam ko pag gamit ko tong mas malaking gulong, para kung may angkas. So yun lang, sana nakatulong to sa mga nagpaplano or gustong mag-upgrade ng mas malaking gulong. Yan na po yung pinakasagad po ng Honda Click na pwede mong ikabit, is 140x70. So yun lang mga brother, no? Sana nakatulong tong video na to sa mga nagbabalak, sa mga nagpaplano mag-upgrade ng mas malaking gulong. So hanggang dito na lang siguro mga brother. So maraming salamat po sa inyo lahat.